Shoutout nga po pala sa mga nanonood ng aking video. At sa mga manonood pa lang po, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga subscriber po, shoutout po. At sa magsusubscribe pa lang, thank you, thank you. Ayun mga idol, magandang araw sa inyo muli. Ito po yung tali na ginawa ko una. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung paggawa, step by step po. Ano nga idol, yung tali po yung materials natin gagamitin. Gagamit po tayo ng kutsilyo, ano, dito po tayo mga idol, sa numero 8. Susunog lang po yan, bali po mga idol, sunog na po sila lahat. Ito po yung itsura niya mga idol, numero 8, magiging 8 po siya. Ayan mga idol, yung kabila po niyan. Ayan mga idol, tapos na po yung kalahati. Dito na po tayo. Bali po, babalik lang po natin yan mga idol. Suot na isa. Ayan po. Numero 8 na po yung tsura niya mga idol. Ayan. Tapos babalik po natin yan. Binalik lang po natin yan. 8 na siya mga idol. 8 na po siya. Yan na po yun. Ayan mga idol, tapos na po natin siya. Susubali po ngayon, susunogin na po natin siya mga idol. Sunog lang po yan. Susunogin po natin para maging matibay po siya. Ayan mga idol, yung sperma natin natumba. Tumba ulit mga idol. Wala. May sakit po yung sperma natin. Tamang tama to mga idol sa mga panabong nyo mga idol. Matibay po ito. Ayan mga idol, tapos na. Ayan po. Bali po, gagawa na po tayo nito. Ito na po yun. Ito po yung gagawin natin sunod. Kita nyo naman po, ganyan lang, simpleng-simple lang po, kayang-kaya nyo po itong gawa, gayahin. Tapos po, hagurin lang po natin siya para maging po siya pino.
Ayan mga idol, ganyan lang po yan. O mga idol, okay na po. Yan na po yung itsura niya. Tapos po ang gagawin na po natin dyan na sunod. Bubuhol na po natin siya. Buhol. Ito na po yung magiging lock niya. Dun sa tali po ng manok. Ito na po yung medyo. Yan na po yung lock niya. Tapos po, ito na dito na tayo. Buhol. Ganyan lang po yan. O mga idol, tali na po siya. Ngayon po susunukin na po natin siya. Ayan mga idol, tali na po. Yan na po yung itsura niya. So dito na po tayo. Bubuhol po natin siya ng dalawang ikot po. Ganyan po, sa dalawa. Tapos ganyan lang po. Dalawang buhol po para maging matibay po siya. So ngayon naman po, dito naman po tayo sa tugtong na po natin siya. Parehas din naman po yan, dalawang buhol sa dalawa buhol. Hatakin po natin siya para maging mati, ano po siya, para maging pit. Ayan po, ano po yung itsura niya. Ayan mga idol, tapos na po tayo rito. Dito naman po tayo sa lip, kakabitan po ng bakal. Sinunog lang po yung dalawang dulo, yung dulo po ng ano, tapos ito po naman. Bali po mangyayari po dito, parehas lang naman po yung dati, suot lang po yan. Yan lang po sa dalawa po mga idol. Mamaya po papakita ko po sa inyo yung pagkabit sa manok kung paano. Okay na mga idol, oh. Ganun lang po yan. Ganun po yung tsura niya. Ito mga idol, susunugin na po natin siya. Sa finished product na po tayo. Materials na gamit natin mga idol, isang klase lang po yun. Yung sa likod po malaki po siya kumpara dun sa unahan. Yung nasa unahan po ng manok, yung mismo nakakabit po dun sa paa ng manok, medyo maliit po siya. Ayan mga idol, sunod na po siya. Ano po yung itsura niya? Dito naman po tayo sa dalawa. Pagsabihin na po natin gawa nang yung esperma po, nauupos na.
tali natin mga idol. Buo na po yan. Tali na po yan ang manok. Matibay po yan mga idol. Tingnan nyo. Thank you.